Magandang mga kapatid sa ating lahat. Masaya namin kayo sinatanggap sa pananalig sa at sa isa na ating parokya. Ay inaanyayahan namin kayo mag-isa sa kasalanan sa mga biyaya na tanggap sa mga Panginoon. Ipapasalamat ko ang kayo and their family. Yo.
Let us pray, Heavenly Father. We believe in your soul, hold us together in the riches of the world, the treasure of the keep in our hearts and to meditate and share it with others during the Bible week. We thank you for this opportunity to celebrate your word. Thank you.
sinabi ni Moses sa mga tao, "Mula sa inyo, ipili ang Panginoon at propeta ng tulad ko. Siya ang inyong pakikinggan. Ito'y katugunan sa hiningin niyo sa Panginoon na kayo'y nagkatipon sa hore. Ang sabi ninyo, huwag mo lang iparinig uli sa amin ang pili ng Panginoon. May ipakita pa ang nakilakilabot na apoy nito pagkatiyak na mamamatay kami. Sinabi naman niya sa akin, tama ang sabi nila. Kaya ipili ako ng propeta tulad mo. Sa kanya ko ipasasabi ang hindi kong sabihin sa kanila. Sino man hindi makinig sa kanya ay malalagot sa akin. Ngunit tiyak na mamamatay ang propetang magkakas magsalita sa pangalan ko na hindi ko pinahintulutan o magsalita sa pangalan na kalimang Diyos Diyosan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Thank you.
mula sa unang sulat ng Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, hindi ko kayong malayo sa mga alalahanin sa buhay. Ang pinagsusumakita ng lalaking walang asawa ay ang mga gawain tungkol sa Panginoon. Sapagkat, hindi yan maging kalungkot sa Panginoon. Ngunit, ang pinagsusumakita ng lalaking may asawa ay ang mga bagay ng sanibutan ito. Sapagkat, hindi niya magpagbigay ngunit sa kanyang asawa. Dahil dito'y hati ang kanyang pagmamalasakit, kayo din naman. Ang pinagsisikapan ng dalaga o babae walang asawa ay ang mga bagay na ukol sa Panginoon. Sapagkat, ibig niya'y may talaga ng lubusan ang sarili sa paglilingkod sa Panginoon. Subalit, ang iniintindi ng babae may asawa ay ang mga bagay ng sanlibutan ito sapagkat ibig niya makapagbigay ito sa kanyang asawa. Sinasabi ko ito upang tulungan kayo. Hindi ko kayo iniikita. Ang ibig ko'y madala kayo sa maayos na pamumuhay at nangungusap kayo mapaglingkod sa Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo po ang lahat. Naupo sa niya pati ang masamang espiritu at sinusunod naman siya.
ay hindi mo na tayo ng kanyang buhay. Saan po kayo? Hindi natin kasi alam ang mga taong may ari na sa siguro ang magandang langga ay paglusan natin. Ganon din ang pagpapo yung mga bagong bahay. Pati ko lang ay bago yung mga tigurat na nalis natin na rin na gawa ay walang masamang espiritu na sa mga
Kinalaman sa kwento kwento. Si Atan. Nakon siya na yung ano siya luwag. Bawal pakinggan. Hindi, hindi bawal pakinggan. No? Sa lagay ng sabi na yung ahas ay hindi kayo mamakal. Hindi na makapag talaga na makal. So, yun ang siya tayo. Pero bawa ka na ng pagpapalit, tinanas at kapangalan at ang kapausahan. Ano ba sabi? Ay maging matalino kayo. Malalaman ang tao at ang mali. So, magiging katulad kayo ng Diyos. So, na kung saan ang pangitapon natin. Ganun ang tempos. Yung pagbalikin ng pagkukumahan at naliwayang intensyon. Ano yung intensyon? Ang intensyon ay kundisip ang ikaw ay lukoy. Dito, kaya ba pinagkakali para yung prutas na pulong kahoy na nasa dita ng alamanan para sa iyong magkasala sa Diyos. Ano naman yung pagkailala mo? Kung nalang-alang mo ngayon, sabi nga mo natin, no? Kahit nga ako sa komisyon ng Biblia, ay pwede magkakit sa pwede. Ay, wala naman problema kasi wala.
sila ay kahit na raw, kahit na raw sa tingin ng nanay mo, no? Ito yung pinakamagandang anak ko, ito yung pinakamagandang anak ko. Pero sabi ng Pastor Maris, very fine, very fine, very fine. Paalala ko sa yung tatay ko, kasi kapag nakikita ko pinoy, siya'y nabubuhay pa. Yung tingin yung sinasabi na, ang pinakapuhin mo, anak sa bahay. Pero, sabi na, pero, very far. Minakailangan talaga natin ni very far. Kasi, sa oras na hindi nasa namin yan, tinalo pa rin ang masamang espiritu. Bakit? Ipinagmanan natin ang isang pasyon ng maging natin. At bago nyo ang pangalan ko, ang tamang informasyon, lalang-lalang lang sa mga pagkilos ng sa politik ng isa ko, isa sa mga hinahanap na lang ng mga Thank you.
Patuloy lamang magbangon ang Santo Papa, mga obispo, mga pari.